Hello guys, welcome to my vlog. Bale ngayon, ang i-share ko sa inyo guys is kung paano naman ako nag-ano, nagbobobida. O di kaya yung tinatawag na ceiling. Ayan. Yun. Bale, ito yung i-share ko sa inyo guys. Yung kahoy na ginamit namin guys is ano yan, 2x2. Ayan, ito yung available dito. Ayan, 2x2. Pero kadalasan, pag gumagawa ako, is 1.5x2. Pero sabi ko nga, ito yung available sa kanila. Ayan, kasi dati nang order nila to. So, ito yung, ano, ginamit namin. Tapos yung pinamako namin dyan is concrete nail na, na 4 inches. Kasi kung 3 inches, 2 inches yung kapal ng kahoy. Tapos, 3 inches yung gagamitin mong pako, uno lang yung kakapit dun sa semento sa pader. So yan, sa kaso na ito ang ginamit ko is 4 inches na concrete nail. Kanina nag level kami, yan, nag hose level kami, gamit ng hose level, nag level yun hose. Ayan, nag level kami. Ayan, ito may mga guhit. Ayan, palibot yan guys. Ngayon mula dito sa guhit na to, yan na lang ako kumuha ng sukat pataas. Bale, mula dito sa sukat dito 5 feet hanggang doon. Kadalasan guys, pag gumagawa ako ng ceiling is ano yan, 260 to 270 cm. Pero sa kaso na ito, high ceiling siya. Yun yung gusto ng mayari. Bale, hanggang doon sa ano na yan is ano na yan, 3 meters. Ayan, 3 meters pababa. So ayun nga, sabi ko nga kanina sa inyo, ayan yung guhit, may guhit yan, may guhit doon sa kabila. Umangat ako ng 5 feet, tapos 5 feet dito. Tapos pinitikan namin gamit yung eto, choke line. Kasi hindi natin maiiwasan na minsan na baluktot yung kahoy, hindi tuwid. So kailangan pitikan mo siya para may guide ka, para mahilot mo yung kahoy. Tapos baba na lang yung kahoy, tapos pa ako, diba? So ayun, abangan nyo to guys. Tutok kayo hanggang sa matapos para malaman nyo rin at makuha nyo rin kung paano ako gumagawa. Ayan, ang sinishare kong video guys is kung paano yung sa akin. Alam kong mas maraming magaling sa akin. Gusto ko lang ishare yung sa akin naman. Ayan, sa mga veterano dyan, saludo ko sa inyo. Ayan guys, eto sana guys is ano siya, dapat yung kahoy na yan is palibot. Ayan, kaso wala pa siyang header, wala pang hindi pa, bale, bakal pa lang yung nakalagay doon guys. Wala pa siyang hollow block dito sa bandang ilalim. So ang gagawin natin is maglilib muna tayo diyan. Ayan, maglilib muna tayo diyan kasi wala pang materyales yung may-ari. Kaya hindi pa nakabili. So ito muna yung gagawin natin kasi dito banda guys is may design siya. Ayan, may design. So unahin namin 'to. Tapos saka na lang yung ano, pag meron na yung materials para dito sa may hollow block. Ayan, eto na siya guys, nakapaglagay na kami ng mga kahoy. Ayan, kahoy. Ayan, ipapaliwanag ko na lang sa inyo guys kung paano namin yung ginawa. Ayan, kahit dito sa kabila. Ayan, meron na rin. Ngayon, dito sa umbisa guys, ayan, mula dun sa gilid, sumukat ako ng 23 inches. Ayan, sumukat ako ng 23 inches pa ganon. Ganon din dito sa may kabila. Ayan, mula sa pader na yan, kumuha ako ng 23 inches. Bakit 23 inches yung kinuha ko? Kasi kahit sabihin natin tuwid yung palitada, minsan kasi may ano yan, diferensya. Ayan, kaya 23 lang yung kinuha ko, hindi 24. Ayan, 23 inches para kung sakaling may diferensya yung pader, may paghahabulan pa sa ano, sa 24. Kumbaga ito yung dalawa, 4 feet yan. Yung haba kasi ng plywood, lapad is 4 feet, 48. Ayan. Pero ito, ginawa ko mula dyan. Kumbaga dito tayo mag-umbisa. For example, yan, hanggang dun is 47 lang. Para kung sakaling may baluktot yung, ano, may diferensya yung walling na yan, may, ano pa tayo, pagtatabasan pa tayo ng, ano, na konti, di ba? Kaya kung sinagad mo naman na 4 feet na yan, mula dun hanggang dyan, mamaya dito sa gitna, may lumubog pa lang ganyan, syempre magkakaroon siya ng awang. Diba? Hope guys na naiintindihan nyo yung ano, nakukuha nyo yung point ko. Ayan, so yung sa umpisa, ayan, mula dun sa pader, 23 inches. Ayan, 23 inches. Tapos yung sumunod na dyan guys, ayan, mula naman dyan, dito, 24 inches na yan guys, 24 inches. Sunod-sunod na yan, puro 24 inches na yung ano yan,
mga pagitan yan. Ayan. Kasi ako guys, pag ano, gumagawa ako ng ceiling, sadyang ano yan, yung pagitan ng mga ceiling joints ko is 24 inches o di kaya 2 feet. Ayan, yun. Yun yung kinukuha ko. Yung iba kasi 16 inches yung kinukuha nila. Di ba? Pero sa akin, 24 yan. 24 inches. Bakit 24 inches? Gawa ng, pag ako gumagawa, ang pinapabili kong plywood is yung magandang klase. Ayan. Ito yung mga plywood na ikakabit namin. Ayan. Yung brand nito is... ano siya guys? Nebraska. Na marine. Grade A. Tapos ano to? Double face. Kumbaga baliktaran is makinis. Ayan. Kaya siya tinawag na double face. So ayun. 1/4 yan. So ayun. Abangan nyo guys yung ano namin mamaya. Pag papatuloy namin. Ayan. Kumbaga yan is kinabit lang namin. Kinabit lang namin. Hindi pa yan tuwid. Papakita ko sa inyo mamaya guys kung paano namin gagawin. Ayan. Saka yung mga kahoy na yan, balubaluktot pa yan. Wala pa. Gagawin namin na ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong gagawin namin para maging tuwid yan. Diba? Dati hindi ko nakunan yung paggawa namin dito sa loob, gawa ng ayan, madilim. Ayan, ito yung mga ginawa namin dito. Pakita ko lang. Ayan. Ayan siya. Balenakang. Baleng sabi ng may-ari kasi diyan sa loob niyan is lalagyan ng ilaw. Pero dito sa may palibot eh box na lang yung pinalagay niya. Hindi na siya nagpalagay ng cove niya na taguan ng ilaw yung strip light. Yan, yung strip LED light. Yun, tapos dito sa isang ano, kwarto. Ayun. Meron siyang konting design din, lalagyan din niya ng ilaw. Babaguhin na lang yung settings ng isang ilaw na 'yan, yung center light na 'yan. Kumbaga temporary lang 'yan. So, ayun. Tapos may isang kwarto pa guys, kaso sarado 'yan. Kaya naman pasukin, 'di ba? So, ayan, dito sa loob. Ayun. Tapos dito sa yung ginagawa natin dito sa labas. Ito nga, ipapakita ko na lang sa inyo kung paano namin gagawin yung design kasi gusto ng may-ari is pabilog. Pero hindi naman siya yung bilog na bilog guys. Kaya papakita ko sa inyo kung paano gawin yung design niyan na medyo parang half moon siguro. Na gamit lang yung kahoy. Yun. Ayan, bali dito sa pangalawang kahoy guys. Dito, isa, dalawa. Ayan. Kinuha ko yung gitna. Ayan, yung gitna. Kasi yung mga ano yan, kanina dito, yung 23 inches yan. Ayan, yun yung gitna. Tapos yung mga sumunod, gitna nyan is 24 inches na, o di kaya 2 feet. Ayan, tapos kinuha ko yung gitna, pinakuha ko yung gitna, linagyan ko ng tansi para kumakuha ko yung gitna dito sa taas. Kahit dito sa kabila guys, meron din yan. Ayan, may tansi niya, kinuha ko yung ano, pinakasentro niya. Pansin nyo guys, lahat ng kahoy, yung pag-curve nyan, puro pa ganun. Yung liko nyan, kahit yan, lahat yan. Ganun talaga, ganun yung ginagawa ko guys. Puro pa ganun. Kasi mamaya, pag tinukuran natin to, pupunta rito, yung kahoy na yan, tutulak niya yan. Bali mag-a-adjust na lang tayo. Ngayon, kaya ako linagyan ng tansihan para makuha yung eskwala niya. Ayan. Yun, kaya, ginawa ko, sumukat ako mula dito sa dulo, hanggang dito ng 48 inches o di kaya 4 feet. Ayan. Tapos, dito ako nagbase sa ng ano, pag-i-eskwala. Ayan, may kumbaga kung nasaan yung tansi, ayan. Hope guys nanay nakikita nyo, ayan. Yung tansi. Naglagay ako ng stopper na pako. Ayan, kasi dyan ko isasandal yung sinandal yung skwalang malaki sa kayo. So, ayan. Bale, ito yung pinaka-guide natin. Itong tansi na to. Tapos nag-skwala tayo rito. Yan yung kinuhaanan natin ng skwala. Pag ganun. Kasi yung plywood guys is 90 degrees yun, nasa iskwala yun. So kailangan natin mag-iskwalayan yun yung ano, yung kahoy, yung ginagawa natin kisame para ano, sure na sure talagang tatama dun sa may mga dugtungan yung ano, yung plywood. Bale, ito yung ginamit nating pang-iskwala guys. Ito. Yan. Bale, linapat ko lang na ganito guys. Yan. Paganon. Dito kasi may stopper naman akong pako guys. Ayan. Ayun, hope guys na nakikita nyo. Ayan, stopper na pa ako. Ayun. Tapos, tumama na. Ayan yung ano na. Yung, tawag dito. Tansi, papunta ron. Ayun. Ayan. Tapos yung tansi naman na papunta ron. Oh. Ayun. Nasa eskwala na siya guys. Ayan. So, yun. Ganun ko siya in eskwala ngayon.
para sure ako, baka mamaya kasi for yung kinuha ko dito sa gilid is 48 inches na eh. 48 inches or di kaya 4 feet yun na yung lapad ng ano, plywood. Ngayon, ang ginawa ko ron sa kabila, sinukat ko rin yun. Ayun, kung ilang ilan din yun, mamaya eh mas malawag sa 48, mga 49, 50 ganun kasi nag-eskwala nga tayo. Eh pangit na yun kasi magkakaroon ng awang. Ngayon, eh maganda naman yung pagkaka-eskwala, maganda naman yung bahay, nasa eskwala naman. Yun, tumapat din sa 48 yun. Ayun, chamba, diba? So, ayun. Pero kailangan guys, pagka gumagawa ka ng ito, kailangan mo talagang eskwalain. Kasi hindi naman 100% na nasa eskwala yung bahay. So, yun. So, maglalagay na kami ng ano, mga ceiling joints yan, dito sa may tansip, pag ganun. Para may sentro na rin to. Kasi kung pansin nyo guys, yung tansip nandito na. So, kailangan ipa-sentro. So, susukatin natin to. Yan, hanggang dun. Tapos, idadagdag natin yung ano, mula dito sa tansi. Kung bagay, ginuhitan ko dito sa gitna, guys. Ayan, may guhit sa gitna. Hanggang dito sa may tansi, sukatin mo lang yan. 3/8 of an inch yan. So, kailangan magdagdag din tayo ng 3/8 para pumagit na yung tansi na to. Ayan, kasi yung curve ng kahoy, sabi ko nga sa inyo, guys. Ayan, o, no, nakagano, no. Ayan, baliko, di ba? So, pag alinagyan natin ng ano dito, tuko, papagit na natin to. So, yun yung gagawin natin. Bale, lalagyan muna natin to ng kahoy diretso. Ayan. Tuwing ano guys, tuwing lipat, kailangan din ilipat yung tansi para makuha natin yung sentro niya. Kailangan natin isentro yung kahoy. Gaya na ito, wala sa, hindi siya nakasentro. So, isisentro natin yan. So nakapaglagay na tayo guys ng ano, ayan, diretsyong isa, ayan, hanggang doon, ayan. So ang susunod naman na gagawin natin is, ano, maglalagay naman tayo ng hanger, ito, hanger, yan, ito, para yung ilalim niya, itong ilalim niya is makuha natin yung ano, level niya, ayan, kasi hindi natin maiwasan na may baluktot na kahoy, ayan. So ito, dito sa gilid, ayan, kinuha ko ulit yung sentro. Tapos nag-drop ako ng 1 inch. Ito, tansi.
mula dito, nag-drop ako ng 1 inch. Ganun din dito sa kabila, guys, dito. Ang kabilaan. Ayan, nakadrop yan ng 1 inch. So ngayon, dito ang gagawin natin, dito sa may bandang hanger niya, ayan, ayan yung hanger na ilalagay natin. I-check natin kung yung diferensya nito. Sa kaso na ito kasi, dito sa may bandang gitna, dito sa may tapat ng hanger is, ano lang siya, half inch lang siya. So kailangan natin siyang iangat. Gagawin natin siyang 1 inch. So yun. Natin lahat yung mga ano guys, yung mga maiiksi naman, kompleto na yan. Bali dito tayo kanina nag-umpisa. Ayan. Ayan, tapos nag-adjust ako ng 24 inches papunta ron. Ganun din dito sa kabila, 24 inches ng mga yan. Ayan. Bali yung maliit na yon eh siruho na yon, yung maliit doon. Bali yung spacing niyan, lahat ng gitna niyan, gitna-gitna is 24 inches. So, yan na yung itsura niya, guys. Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina na ito dito is maglilive muna tayo kasi wala pang hollow block doon. So ayan, yan yung linive natin. Yan yung iniwan muna natin. Ayan. So nakapaglagay na rin tayo ng mga hanger nya. Ayan, hanger. Ayan. Tapos dito guys, ayan. Dito is maglalagay tayo ng parang box dito sa gilid na lagayan daw ng ano, ng downlight, pin light. Ayan, maglalagay siya ng ano dyan, pin light. Tapos dito pagka ano na eh, may ano tayo dyan, kukurtin tayong parang ano dyan, half moon. Yun yung sinasabi kong box guys, ganito, parang ganito, ayun, parang ganun, pero mas maliit dun. Bali magdrop tayo ng 5 inches lang, tapos 8 yung lapad nya, 8 inches yung lapad nya. So yun ang gagawin muna namin guys. Gagawan muna namin ng box. Bali, hindi muna tayo maglalagay ng ano guys, plywood. Yun. Ito yung sinasabi kong ano sa inyo guys, yung pinaka box nya. Yan. Bali, nailagay na namin pero kulang pa sa mga brace saka yung hanger. Bali, papakita ko lang sa inyo kung paano namin ginawa. Ayan. Ayan. Mula dito sa taas, ayun, sa taas nya, pumaba ako ng 5 inches. So yun, dito. Ganon din dito sa isa. Ayan. Dito, pumunta rito, 5 inches din yan. Ayan. Bale, magdadagdag na lang ng hanger pagka ano na. Tapos, yung dito sa ilalim nya is 8 inches. Ayan. 8 inches lang. Yun kasi yung gusto ng may ari. Pero kadalasan sa mga ginagawa ko guys,
is ano yan, yung drop niyan mula dito sa ayun, taas pababa niya is 15 cm guys. Tapos dito naman sa ilalim niya, ilalim yung palapad dito, ang kinukuha ko niyan, kumbaga ito. Yan banda dito sa ilalim. Ang kinukuha ko diyan is 30 cm 'yon. Kumbaga 15 by 30 'yon. Pero dito sa kaso nito guys, is, 'yun yung ano, gusto ng may-ari, although nag-suggest naman tayo, pero 'yun talagang gusto niya. Ayan. Tapos dito, ayan, titingnan natin kung anong ano diyan kasi parang half moon yata yung gagawin diyan. Half moon yung gagawin namin diyan, guys. So 'yon. 'Yun muna, guys. Ayan, dito sa baba, ayan na siya. Ganyan na yung itsura niya. Ayan, yan yung sinasabi kong box niya, guys. Although kulang pa naman sa kahoy yan, hindi pa yan kompleto. Ayan. So, ayan siya, guys. Ayan. Ayan. Dito, wala pa yan. Bakante pa lang. Ililib muna natin hanggang sa ano natin yung hollow block niya. Ayan. Bale, focus muna tayo dito kasi may medyo mahirap kasi may ano dyan. Half moon. Tapos yung half moon niya, guys, is drop din. Naka-drop siya. Ayun. Guys, bali nakapag-start na kaming ano, maglagay ng plywood. Ayan yung box niya. Ayan. Ang ginawa ko dyan, guys, ganito. Yung dito sa ilalim yan, yung isang kahoy. Tapos dito, bandang labas. Nasa loob yung isa, nasa labas naman yung isa para sa, para ano, guys, tipid sa kahoy. Kumbaga ito, doble na. Yung namakuan nito, nitong plywood na to dito sa loob. Tapos yung idudugtong namin dito, siya rin ang sasalo dyan. Ayun, para tipid sa kahoy. So, yun. Yun. Tapos, ito, nakapaglagay na rin kami ng isang buo dito. Baling, ginawa ko kanina yan, guys. May pako dyan. Ginawa ko yung center niya. Ayan, may pako. May pako siya dito. Pinaka-stopper niya. Tapos, dito sa kabila. Ayan. Yun, may pako. Tapos, ginawa ko, dinikit ko na lang yung plywood. Ayan, dinikit ko lang siya dito. Tapos, dito, kinuha ko rin yung gitna ng kahoy na yan. Ayan. Tapos yung mga katulong namin kanina is mga ito. Ayan. Ganyan yung mga hanger niya. Ayan. Mga hanger. Ito. Ayan. Yan yung mga katulong namin kanina, guys. Para may lagay itong plywood na to. Bali dito sa banda ng ano naman. Yan banda is ililib muna namin yan. Gawa ng gagawin yan ng design. Ayan. Tapos dito. Dito. Nakapaglagay na rin ng bakal. Kaso hindi pa dinideliver yung ano, hollow block na kailangan namin. So ayan, yan muna. Bale, yan na yung gawa namin, guys. Nakapaglagay na kami ng plywood. Ayan, nakapaglatag na kami ng plywood. Ayan, nailagay na namin yung pinaka box nya. Tapos naasintahan na rin yung ano dyan. Ayan, yung parte ng wall yan dati kasi hindi pa yan na hollow block noon. Ayan, saka napalitadaan na rin. Esensya na, guys, hindi ko na nakunan ng video yan. Pero dito sa design nya, so ayan, nakapag-umpisa na kami. Bale, yun, hindi na namin lalatagan ng plywood yun kasi may lalagay kaming design dyan. Bale, papakita ko na lang sa inyo kung paano yung gagawin namin dyan. Bale, nag-drop na kami dyan ng mula dun sa kisame, dun sa may plywood. Bumaba ako ng ano dyan, 5 inches. So yun, abangan nyo yung paggawa namin dyan, guys. Yung ano, yung mga paglalagay namin ng kahoy ulit saka yung design nya. So yun muna. Yan, bale, nakompleto na namin yung lagayan ng ano, yung pinaka-design niya dito. Ayan siya, guys. Ayan, bale, naging doble yung kahoy para mas malakas. Kasi kung walang kahoy yan, hindi dumiretso yung kahoy dito sa tinamaan ng plywood ng nauna. Mahina. Para sa akin, mas malakas pag ganyan. So, ganyan na yung itsura. Ngayon, ito na yung ilalagay namin na, ayan, plywood niya. Ayan. Bali, sasalpak namin dyan para malaman namin kung saan kami magpuputol saka yung mga dugtungan niya. So, yun muna. Ayan, bali, sinalpak muna namin. Ayan, yung plywood. Tapos ngayon, guguhitan namin yung mga tapat ng ano na yan. Tapat ng plywood dun sa dulo ng ano. Sa dulo ng plywood, dun, dulo ng kahoy. Ayan, bali, puputulin kasi yan. Ayan, yung mga kahoy na yan. Tapos, saka kami maglalagay ulit ng kahoy na pa ano, para pamakuan. Tapos yung curve niya is papaano na lang, papabanso. So yun, naputol na lahat ng ano, guys, ng sumobrang kahoy. Ngayon ang gagawin natin is maglalagay naman tayo ng kahoy dito sa may
mga dulo-dulo niya. So, ganito yun. Akyatin natin, guys. Ayan. Bale, yan yung ilalagay natin na, ano guys, kahoy. Una, is ipapatong muna natin siyang ganun. Ayan. Patong natin. Tapos, guguhitan natin dito sa may bandang ilalim. Ayan. Kabilaan yan, guys. Guguhitan natin. Tapos, lalagyan lang natin ng tanda rito para hindi magkalituan mamaya. Ayan. Lagyan natin ng tanda dito banda. Kumbaga, number 2. Tapos, lagay natin dito number 2 rin. Yan, para pagka-putol, alam natin kung saan siya banda lalagay. Bale, yan, nakapatong muna yan. Yan yung unang hakbang, guys. Tapos guhit dito sa ilalim, kabilaan, tapos iskwala rito, tapos puputulin. Bale, kanina, pinutol natin, inaano natin dito sa ibabaw, yung kahoy na ganyan, diba? Tapos inuhitan natin. Ngayon, nalagari na siya. Bali, ilalagay na naman natin dito sa may bandang ilalim. Baba ng plywood. Ay, sa itaas ng plywood na mismo. Baba na ng... Di ba kanina nakapatong yan? Ngayon, dito na. Ayan. Ayan. Kahit dun sa kabila. Ayusin ko lang, guys. Ngayon. Ayan. Ngayon, yung sumobra, guys, na ano, kahoy na yan, guguhitan ko yan sa bandang ilalim. Yan, para makuha natin yung pagka-curve. Tapos yung kahoy na may guhit is ipapaano na lang yan. Ipapabanso. Yan, papalagari banso nga para makuha natin yung angle. Saka natin ipapako. Lahat yan, guys, hanggang dun sa dulo. Ganun yung gagawin natin sa kahoy niya. Yan yung mga pinabanso, guys. Yan, yung mga nasa gilid niyan. Bale, naikabit na. Ayun. Bale, sumunod na siya sa may korte niya. Ayan. Saka nakapag-umisa na rin ako maglagay ng plywood. So yun, katulong ko yung mga hanger na yan. So ganyan yung itsura niya, guys. Tapos dito, may mga ano dyan, cover dyan para yung ano sa loob. Buo pa rin yung cover niya na yan. Pansin nyo, guys, yan. Pag ganun, may cover din yan. So yun, tapos ano na yan. Lalagyan na ng buo, tatabalan na ng buong plywood. Tapos, dun sa pinakasay niya mamaya, meron din yan yung 3 inches. Yung lapad ilalagay sa palibot pag ganun. So yun, tapos sa ilalim syempre lalagyan niya ng cove light o di kaya yung tinatawag na strip light. Naikabit na namin yung ano, guys, naikabit na namin yung plywood. Yan yung plywood dyan sa ilalim. Yun, tapos susunod is yung sinabi ko sa inyo na 3 inches na plywood din na parang sinepa nya. Yan, kasi yung kahoy na yan 2 inches yan. So, 3 inches yung ilalagay nating harang dito sa may parang board niya, pinaka sinepa niya. Ayan. Para tago yung kahoy. Tapos doon sa ibaba niyan, kumbaga nakaharang na yung kahoy na ganun na yung anong tinatawag dito, yung 3 inches na plywood. Bali, sa ilalim noon maglalagay kami ng ano, ibabaw pala. Ibabaw niyan bagitan ng ano, ayan doon. Nakatago yung strip light yan, yung pinaka cove light niya. So, yun. Gaya dito sa loob, nagpipintura na sila. Ayan. Ito na yung gawa namin, guys. Ayan. Ayun. Kumbaga yan, yung kahoy na yung curve niyang ganyan, yun yung sinasabi ko na, ano, yung 3 inches. Tapos yan, bandang ilalim yan, is lalagyan yan ng, ano, ng cove light. O di kaya yung tinatawag na strip light. So, yun na. Ito na yung ginagawa ng mga kasama naming trabahador. Ayan. Tapos dito, guys, is ano, yung paglalagay naman ng kornesa. Yan, yun yung susunod na gagawa ko ng video, guys, kasi kung isasama ko rito is masyado na talagang mahaba. Ayun. So hanggang dito na lang, guys, yung sabi ko sa inyo, yun na lang yung kulang, pinakasinepa niya. Okay na, diba? Tapos yung mga ilaw niyan, babaguhin namin yan, ililipat na lang. Kumbaga yung butas na yan, tatakpan, mamasilyahan. So yun, okay na. So hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat sa panonood sa video ko na to. Please subscribe to my YouTube channel para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Hit nyo na rin yung notification bell, saka palike na rin. Maraming salamat, hanggang susunod. Paalam!